Hello guys, salamat sa pag-click ng Tagalog Movie Recap na ito. Ang title ng Tagalog Movie Recap na ito ay The Paramedic. Bago tayo makarating sa storyline, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga recaps ng pelikula. Sa simula ng pelikula ay nagkaroon ng aksidente sa sasakyan na nagresulta sa pagkasugat ng 5 tao. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang ambulansya sa pinangyarihan upang tulungan ang mga nasugatan. Isa sa mga medic na nagngangalang Angel ay agad na tumugon at kasama ang ambulance driver na nagngangalang Ricardo. Masama ang ugali ni Angel na magnakaw ng mga gamit ng biktima. Agad nilang isinakay ang biktima sa ambulansya at pagkatapos ay bumalik sa ospital. Ang eksena ay lumipat sa personal na buhay ni Angel sa labas ng trabaho kung saan siya nakatira sa isang apartment kasama ang kanyang kasintahan na si Vanessa O'Vane. Talagang umaasa si Angel na magkaanak sila ni Vane, pero hanggang ngayon, hindi pa rin mabubuntis si Vane. At saka, confident si Angel sa fertility ni Vane pero hindi pa rin sila nagkakaanak. Isang araw, nagpa siya si Angel na magsagawa ng fertility test sa pamamagitan ng pagpapatingin sa kanyang sperm sa ospital. Ngunit binawi niya ito nang ipaalam sa kanya ng doktor na mababa ang kanyang sperm count at ang kanyang sperm movement ay minimal. Pinayuhan ni Dr. si Angel na sumailalim sa assisted reproductive technology upang madagdagan ang kanyang pagkakataong magkaroon ng anak. Pagkatapos noon, sa kanyang apartment, nahihirapan siyang matulog dahil palagi ang tumatahol ang aso ng kapitbahay niya tuwing gabi. Isa pa, laging late umuwi si Vane dahil sa kanyang pag-aaral. Isang araw, tinawagan sina Angel at Ricardo na may aksidente. Agad silang pumunta sa pinangyarihan ng aksidente. Pagdating sa lugar, agad na isinakay nina Angel at Ricardo ang biktima sa kanilang ambulansya. Patungo sa ospital ang biktima ay bigla na lang natapilok si Angel. Nawalan din ng konsentrasyon si Ricardo, na nagmamaneho ng kanyang ambulansya. Na nagresulta sa isang aksidente na kinasangkutan nilang dalawa, pati na rin ang pasyente. Sa kasamaang palad, mula noong araw ng aksidente, paralisado na si Angel sa magkabilang paa. At siya ay umaasa sa wheelchair para makalibot at magpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Karagdagan, ang mga tungkulin ni Angel bilang isang paramedic ay tinapos din ng ospital dahil sa kanyang kapansanan sa paa. Sa kanyang estado ngayon, nakaupo lang si Angel sa kanyang apartment, hindi makapagtrabaho, at umaasa lamang siya sa mga disability benefits mula sa ospital. Nalungkot si Vane nang makita ang kalagayan ni Angel. Tumulong siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, paghahanda ng mga pagkain at paggawa ng iba pang mga bagay. Madalas ding dumalo si Angel sa recovery training ay dahan-daang naglalakad para mabawi ang kanyang mga binti sa tulong ng kanyang assistant na si Sandra. Matapos maranasan ang paralysis na ito, lumalala pa ang ugali ni Angel. Siya ay palaging magalit at may insecure sa kanyang kasintahan sa kalagitnaan ng gabi. Nagiging kainahinala siya nang makita ang contact ng isang lalaking nagngangalang Roberto sa cellphone ni Vane dahil madalas siyang kachat ni Vane kamakailan. Sinubukan ni Angel na tanungin si Vane tungkol kay Roberto at sumagot si Vane na kaklase niya ito na palaging tumutulong sa kanya sa kanyang assignment. Gayunpaman, si Angel ay may pagdududa at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi, at naghahanap siya ng isang video tutorial para sa pag-espya sa isang tao mula sa isang cellphone. Kinabukasan, binisita siya ni Ricardo na gustong magpahayag ng panghihinayang sa kanya sa kanyang kapabayaan, ngunit mukhang galit pa rin si Angel at ayaw na niyang makita si Ricardo. Nang malapit nang umalis si Vane para mag-aral sa kolehiyo, pinabili ni Angel si Vane ng ice cream sa tindahan malapit sa kanilang apartment. Pagkaalis ni Vane, kinuha ni Angel ang cellphone niya. Pagkatapos ay ini-install niya ang hacker app upang i-connecta ang tracker at ilang feature na nagbibigay daan sa kanya na makita kung ano ang ginagawa niya. Hindi nagtagal, bumalik si Vane na may dalang ice cream para dito. Pagkatapos ay nagpaalam siya bago pumunta sa kolehiyo at kinuha ang kanyang cellphone, na na-install na may isang hacker application. Kinuha agad ni Angel ang kanyang laptop para i-install ang parehong application. Pagkatapos ay ikinonekta niya ang kanyang laptop sa cellphone ni Vane. Dahil dito, lahat ng aktibidad ni Vane ay lihim na nababantayan ni Angel. Kabilang dito ang lahat mula sa pag-record ng pag-uusap ni Vane pati na rin ang mga video ng mga aktibidad ni Vane sa pamamagitan ng camera. Habang papunta siya sa kanyang recovery session, nabangga ni Angel si Vicente at nagalit si Angel sa kanya dahil sa patuloy na ingay ng kanyang aso.
sinubukan ni Vicente na ipaliwanag na kailangan niyang hintayin gabi-gabi ang kanyang asawa. Nakasalukuyang nasa ospital at kailangang iwan ang kanyang aso mag-isa sa kanyang apartment sa kanilang hapunan. Sinabi ni Angel kay Vane na gumagaling na siya. Ngunit sa halip ay iniisip niya na wala nang pakialam si Vane sa kanya pagkatapos makita kung paano siya tumugon sa kanyang balita. Pagkatapos ay sinabi ni Vane na nakakuha siya ng alok na trabaho sa veterinary clinic at magtatrabaho ng part-time habang tinatapos ang kanyang pag-aaral. Pero mukhang hindi sang-ayon si Angel doon dahil mababawasan ang oras ni Vane sa kanya. Nagkaroon sila ng pagtatalo bago umalis si Vane sa apartment pagkatapos noon. Bumalik si Angel sa kanyang nakagawian sa pamamagitan ng pag-espya kay Vane, na nakikipag-usap kay Roberto na kanyang kaklase. Kinaumagahan, ipinahayag ni Angel ang kanyang pagkadismaya kay Vane. Na walang oras para dito. Sinabi sa kanya ni Angel na nakalimutan niyang ihanda ang kanyang gamot sa kabila ng katotohanan na itinago niya ito. Nakaramdam ito ng inis kay Vane dahil palagi siyang sinisisi sa kanyang mga kilos, pagkatapos ay lumabas siya upang bumili ng gamot ni Angel. Hindi na kinaya ni Angel ang ingay ng aso ni Vicente na tumatahol palagi. Sa makatuwid, nagsisimula siyang magmungkahi kung saan siya nagpasok ng mga karayom sa isang piraso ng karne. Pagkatapos nito, pumunta si Angel sa parke kung saan karaniwang pumupunta si Vicente at ang kanyang aso para makalanghap ng sariwang hangin. Ibinigay niya ang karne sa aso ni Vicente sa pag-asang magtagumpay siya sa pagpatay sa aso. Sa gabi, patuloy na sinusubaybayan ni Angel si Vane, na nakikipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol sa galit na pag-uugali ni Angel sa kanya sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap. Sinabihan ng kaibigan niya si Vane na iwan si Angel para hindi na siya mapapag-alitan. Ngunit sumagot si Vane na hindi niya ito maiiwan sa kasalukuyang sitwasyon. Si Angel na nakakarinig nito ay nasaktan sa kanilang pag-uusap at natatakot na talagang iwan siya ni Vane. Pagkatapos, sinubukan niyang ihanda ang paboritong ulam ni Vane para sa hapunan kasama niya. Sa kanilang hapunan ay humingi siya ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali kay Vane. At nagpasalamat kay Vane sa pag-aalaga nito. Nagtanong tuloy si Angel kung kaya ba nila ulit. Kasi baka ito na ang pagkakataon na baka mabuntis si Vane. Pero nang ginagawa na nilang dalawa, wala na pala talagang nararamdaman si Angel dahil sa pagkalumpo nito. Habang naliligo si Angel, nakatanggap si Vane ng mensahe mula sa kanyang kaibigan ngunit kakaiba, napansin niyang sabay na tumunog ang mga notification sa kanyang cellphone at sa laptop ni Angel. Pagpasok niya sa kwarto ni Angel ay tinignan niya ang laptop niya at napansin niya ang hakang application na naka-install sa kanyang cellphone. Sa wakas ay napagtanto ni Vane na matagal na siyang tinitiktikan ni Angel. Pakiramdam ni Vane ay hindi siya ligtas sa ginawa ni Angel. At agad niyang inilagay ang kanyang mga gamit sa kanyang malita nang hindi nag-aksaya ng anumang oras. Agad na iniwan ni Vane si Angel sa kanyang apartment. Napagtanto ni Angel na katatapos lang maligo, nalaman na ni Vane ang ginawa niya, at iniwan na siya nito. Pagkaraan ng ilang buwan, sa araw ng pagdiriwang ng Pasko, ipinagdiriwang lamang ito ni Angel ng mag-isa, na ipinagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain nang wala na ang tulong ni Vane. Regular pa rin siyang sumasailalim sa leg recovery training kasama si Sandra. Pagkaraan ng ilang buwan na iniwan ni Vane, nagsimulang malungkot si Angel at sinubukan niyang sumakay ng taxi papunta sa pinagtatrabahuan ni Vane upang subaybayan ang kanyang kalagayan. Napansin niyang may sinusundo si Vane, at hindi matanggap ni Angel ang katotohanan na ang taong iyon ay sarili niyang kaibigan, si Ricardo. Sinusundan niya sila mula sa likuran habang patungo sila sa isang destinasyon. Di nagtagal, mas lalong nadurog ang puso ni Angel habang nasasaksihan niya ang pagpasok nila sa baby supply store, na pagtanto niyang hinihintay na ngayon ni Vane ang anak ni Ricardo. Sa kanyang apartment, parang may binabalak si Angel. Pagkatapos ay pupunta siya upang makipagkita sa kanyang dating kasamahan at bumili ng morphine o isang pampamanhid sa laboratorio kung saan siya nagtrabaho noon. Sa susunod na araw, siya ay bumalik upang hintayin si Vane sa isang lugar. Sinundan ni Angel si Vane mula sa likuran at tinawag siya nang makita muli ni Vane si Angel. Hindi siya masaya sa presensya niya. Isa pa, ayaw na siyang makita ulit. Pero gusto pa rin siya ni Angel na makausap pati na rin magpaalam. Si Vane, na naaawa sa kanya, ay pumayag na samahan siya sa kanyang apartment. Pagdating pa lang nila sa apartment ay niyaya siya ni Angel na pumasok dahil nasa apartment pa rin ang mga gamit niya, pati na ang passport niya.
Sinabihan siya nitong kunin sa kwarto. Sa kasamaang palad, habang gustong kunin ni Vane ang kanyang mga gamit, bigla siyang tinurok ni Angel ng pampamanhid mula sa likuran. Bilang resulta, ang anesthetic injection ay nagtagumpay na patulugin si Vane. Nang magkamalay siya, napagtanto niyang nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa kama. Nagpatugtog si Angel ng malakas na kanta bago niya ikulong si Vane sa kwarto. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone ni Vane at dinala ito sa labas ng kanyang apartment. Pagkatapos nito, binuksan niya ang kanyang cellphone kung saan nakita niya ang isang mensahe mula kay Ricardo na naghahanap kay Vane. Nag-reply si Angel sa chat at sinabi na dapat layuan ni Ricardo si Vane at sinabing hindi nila kayang alagaan ang baby na ito. Pagkatapos ay itinapon ni Angel ang cellphone ni Vane sa ilog. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang apartment at bumalik kay Vane na bihag niya. Pinatay ni Angel ang kanta na tumutugtog pa rin at inilabas ang tela sa bibig ni Vane. Si Vane ay natatakot pa rin saka muling sumigaw ng tulong. Dahil dito, itinikom ni Angel ang kanyang bibig, at pagkatapos ay pina-anesthetize siya muli. Habang pauwi siya mula sa sesyon ng pagpapagaling ng kanyang binti, bigla siyang nilapitan ni Ricardo, na hinahanap ang kinaroroonan ni Vane. Umaarte si Angel na parang walang alam sa kanilang relasyon, habang si Ricardo naman ang nagpapaliwanag dito. Pagkatapos ay sinabi niya na matagal na niya itong hindi nakikita. Sa kanyang apartment, nagising si Vane, at nakita niyang hindi na siya nakatali. Iniisip ni Vane na may pagkakataon siyang makatakas. Ngunit nang subukan niyang gumalaw ay naturak na pala ng epidural fluid ang kanyang mga binti. Isang likido na pansamantalang nakaparalisa sa kanyang mga binti. Bueno, si Vane, na hindi makalakad, ay patuloy na sinusubukang makatakas mula sa silid ngunit hindi magawa dahil nakalock ang pinto. Pagkatapos nito, nakatanggap si Angel ng voicemail mula kay Ricardo. Sinabi ni Ricardo na gusto niyang isumbong sa pulisya ang pagkawala ni Vane dahil nagsimula siyang maghinala na may kinalaman si Angel dito. Sa kanilang hapunan, pinakain ni Angel si Vane ng ilang pagkain. Labis niyang ipinagmamalaki ang pagkakaroon niya ng anak sa lalong madaling panahon, kahit na hindi niya ito pag-aari. Nang maingat na si Angel, agad na kumuha ng bote ng beer si Vane at binasag nito sa ulo ni Angel. Sinusubukan niyang makatakas sa silid habang sumisigaw ng tulong. Agad namang kinuha ni Angel ang kanyang anesthetic injection at muling na-anesthetize si Vane. Hindi nagtagal, dumating si Vicente na kumakatok sa pinto ni Angel. Hinala niya na boses ni Vane ang sumisigaw ng tulong sa kanyang silid. Dahil nagbanta si Vicente na tatawag ng pulis, niyaya ni Angel si Vicente na pumasok sa kanyang silid. Gaya ng inaasahan niya, nabigla si Vicente nang makitang nakahandusay si Vane sa sahig. Ngunit mula sa likuran, kinuha ni Angel ang kanyang kutsilyo at sinaksak ng maraming beses si Vicente hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya sa kanyang kriminal na kaibigan na nagngangalang Fermi upang pumunta sa kanyang apartment. Pagdating ni Fermi sa apartment ni Angel, binigyan ni Angel si Fermi ng pera para linisin ang katawan ni Vicente palabas ng apartment nito. Pumayag si Fermi at dinala ang bangkay ni Vicente, kasama na siya sa kanyang truck. Kinabukasan, pumunta ang pulis sa apartment ni Angel at nagtanong tungkol sa ulat ng pagkawala ni Vane. Sinasagot ni Angel ang lahat ng mga tanong. Sa sandaling makita ng isang pulis ang gamot ni Angel sa mesa. Ipinaalam niya sa kanila na ito ay gamot para sa kanyang sakit na neuropathic. Naiintindihan ng mga pulis ang kalagayan ni Angel, at umalis sila sa kanyang apartment. Gayunpaman, hindi nila alam na sa totoo lang, natagpuan ni Angel ang mga susi ng apartment ni Ricardo sa bag ni Vane. At may balak itong gawin na masama sa nakita niyang susi. Samantala, sa bahay ni Ricardo, iniuulat ni Ricardo sa pulisya ang pagkawala ni Vane. Pagpasok ni Ricardo sa palikuran, si Angel pala ang nasa likod ng kurtina ng bathtub. At agad na tinurak ni Angel ng pampamanhid si Ricardo dahilan para mawalan ito ng malay. Kasunod nito, maingat na dinagdag ni Angel ang pinaghalong lason sa inuming alak ni Ricardo. Pagkatapos ay direktang pinapasok ang alak sa bibig ni Ricardo. Pagkatapos nito, binura niya ang kanyang mga truck sa pamamagitan ng pag-iwan ng lason sa mesa, na tila pinatay ni Ricardo ang kanyang sarili. Pumunta si Angel sa kwarto ni Vane para ihatid siya sa almusal. Si Vane ay nagsisimula ng gumalaw gamit ang parehong wheelchair katulad ni Angel.
Pagkatapos ay ipinakita ni Angel ang isang singsing bilang simbolo ng kanyang kaseryosohan sa pag-propose kay Vane bilang kanyang asawa. Ngunit hindi sinagot ni Vane ang kanyang marriage proposal at sa halip ay pumunta sa banyo. Kumuha siya ng nail clipper at may plano siyang gawin dito. Sa kalagitnaan ng gabi, napagtanto ni Angel na nilalagnat si Vane at pupunta siya sa Botica para bumili ng gamot. Sinasamantala ni Vane ang sitwasyon at ginamit niya ang mga nail clippers na dinala niya kanina para kumalas. At kalaunan ay nalagpasan niya ang lahat ng ito. Ngunit paralisado pa rin ang mga binti ni Vane, kaya kailangan niyang gumapang palabas ng kanyang silid. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang distornilyador upang masira ang pintuan ng kwarto. Sa wakas ay nakalabas na si Vane sa silid, at napagtanto niyang hindi na siya makakabalik muli. Agad siyang lumabas ng apartment ni Angel papunta sa elevator. Ngunit sa kasamaang palad, bumalik na pala si Angel mula sa Botica. Si Vane, na nakapansin sa kanya, ay sinubukang umalis mula roon sa pamamagitan ng hagdan. Mabilis ding humabol si Angel matapos siyang desperado nang bumaba ng hagdan gamit ang kanyang wheelchair. Nakuha ni Angel ang binti ni Vane. Ngunit patuloy siyang nilalabanan ni Vane, at halos malaglag si Angel sa hagdan. At hanggang sa puntong ito, nasa kanya pa rin ang distornilyador sa bulsa ng kanyang sando. At maraming beses niyang sinaksak si Angel hanggang sa tuluyang bumagsak si Angel sa ground floor. Bago matapos ang pelikula, ipinakita na buhay pa si Angel, pero tuluyan na siyang naparalisa. Na hindi niya magawang igalaw ang lahat. Dumating ang isang lalaking nurse para makita siya kasama ang isang babae na sinasabing girlfriend niya. At ang babae pala ang kinidnap niya noon. Tinitigan ni Vane si Angel na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. At sarkastikong sabi niya na siya na ang bahala kay Angel simula ngayon. Sa huli, itinulak niya ang wheelchair ni Angel palabas ng ospital na may masamang ngiti sa kanyang mukha. May balak ba si Vane na mag-higanti kay Angel dahil sa pagtrato nito sa kanya? Dito nagtatapos ang pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like. Salamat sa panonood!